Guys, may joke ako sa inyo. Guys, anong paboritong chocolate ng mga babae? Di ang Hershey, di ba? Hershey, paboritong chocolate ng mga babae. Hi guys, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito na po ang inyong lingkod, si Papa Rix. At welcome po sa aming tahanan ng aming mga soft drinks at saka sa aming mga alak. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon, tutorial. Kung sakaling hindi pa kayo napag-start ng negosyong katulad nito, mga soft drinks, may ibibigay ka ako sa inyong mga tip at saka tutorial para magkaroon kayo ng idea. Kasi importante guys sa isang negosyo, maski may pera ka man, ang importante yung may mapagkukunan ka ng mga stock o kaya produktong gusto mong ibenta. So guys, pag-start nyo ng negosyo, di ba, mas hassle pag may mga bote. Kasi kailangan mo pang mag-deposit yan. Halimbawa, ganito. Ang i-deposit mo dito, medyo malaki. Tapos, ganyan din sa mga RC na malalaki. Yung mga RC big, o kaya RC small, o kaya Casalo na Coca-Cola product. So, itong ibibigay ko muna sa inyo. Hindi pa naman kayo nag-start. Ito muna, guys. Tinatawag nila na mismo. So, ito guys. Wala kasing hassle. So, hindi mo niya kailangan magkaroon ng bote. Kasi ito, binibili mo mismo ng ganito buo. So, ito guys, tatlong klase ito. Isang Royal, tsaka Sprite, at tsaka yung Coke. Hindi ko lang alam kung sakaling may makukunan kayo ng ganitong mismo, kung magkano bigay sa inyo. So, ang retail price namin dito guys, direkta na mismo sa tindahan namin binibenta, ano, 140. So, pag 140 ang isa guys, sa pack nito, 12 yung laman, so lumalabas na 11 ang bawat isa nito. Sa tindahan nito, ang bentahan nila, 15 pesos. So, pag 11, 15, di may 4 na piso na kayo sa bawat isa nito. O tatlong klase ito. So, pag may maghanap ng customer nyo, pag sakaling wala nito, sasabihin nyo meron pa namang ibang ano, ganito na mismo, Sprite tsaka Coke. Lalo na pag nauhaw ka na, gusto mo uminom na soft drinks. Tsaka bukod pa nito guys, doon naman tayo sa ano, Siso. Ito guys, hindi mo na rin kailangan ng bote. So ito kasi guys, ang Mingo, 250 ml, 10 yung laman nito. Ang bintahan namin dito, Mingo tsaka Guyabano, 82 ang bintahan namin dito. Ito yung retail price na namin. 82 yung bigay namin, malabas lang ng 820. Ang bintahan kasi ito sa tindahan, dyan sa labas, 12 na. So, magkano na yon? Di, may tris kayo bawat isa. Ang laman nito, 10. Pag naubos yun, malaki-laki na. Tama ba ko? 3 times 10. Di ba? 3, di 30. So may 30 kayo bawat isang ganito. So hindi niyo na kailangan magkaroon pa ng bote. Saka meron din kami ano guys. Ito naman iba yung presyo nito. Ang apple, pineapple, orange, ang bintahan namin dito retail price 78. So lumalabas na 780 ang isa. O kung ibenta niyo nang 12 rin, may ano na kayo, 4 bawat isa nito. 'Di ba? Hindi na masyado masama. O lalo na ngayon na summer, mabenta to. So, ang ano, kagandahan pa nito guys, yung espasyo niya, maski maliit lang yung ano, yung pwesto mo, pwede mong ipatong-patong ito. So, maliit lang, tsaka magaan, tsaka hindi ka mahihirapan. So, kailangan lang nito guys, sabi nung mga tindahan dyan sa labas, ang gagawin mo, pag nilagay mo sa rip, ipa-ice mo konti para pag tumigas siya guys, pag ininom mo daw siya nito, para siyang ice candy. Yun ang sabi ng mga dyan ha. Kaya ang hinahanap nila yung medyo matigas kunti. Yan lang yung ibahagi ko sa inyo sa ganitong produkto. Siso. Tapos guys, punta naman tayo sa mga butihan. Sa RC product. Sa RC guys, ito yung tinatawag nilang ano, RC small. Ang flavor nito guys, ito yung fruit soda. Tapos ito yung lemon. Saka ito yung RC. Tapos, ang laman nito guys, ito, 24 pala. Bintahan namin dito guys, sa isang case, 145. Retail na yun ha. Retail. Dito lang yun sa amin.
Ang lumalabas doon guys sa 145 sa 6 pesos yung puhunan nyo. Di ba? Tapos sa 6 pesos ang bintahan nito sa tindahan 10. Oh, di may 4 ka na. So para makatipid ka guys ng mga ganito, kung ano yung mabintang produkto sa lugar nyo ng RC product, na RC small na ganito, pwedeng ano nito, kalahati, tapos pwedeng kalahati nito. O kaya nito, mamimili ka lang sa tatlo. Stick kalahati. So sa isang case kasi 24. So kukuha ka dito ng 12, pwede rin. Kukuha dito ng 12, pwede rin. O kaya itong lemon. Kasi sa amin ang mabinta, ito. Saka ito. So kumuha ka ng kalahati nito. Kumuha ka ng kalahati nito. So nag-i-start ka pa lang naman, di ba? So wala ka pang maraming suki. So ang presyo nito, 145 din. Ngayon, pag lumakas na yung negosyo mo ng sucrics na ganito, pwede ka nang kumuha nito ng isang case, saka ito isang case. Kailangan lang, pag nag-start kasi wala pa ka tayong mga bote. So yung ganito isang case, depositohan mo pa yan. Kung magkano yon sa kuha nyo, yun i-deposit nyo. Pero ito naman, sa inyo na yan. Pag magkuha kayo sa sunod ng soft drinks, may bote kayo, di, hindi na kayo mag-deposit. Tapos guys, pag-usapan naman natin yung ano, sa cook nito. Meron din ang cook ng ganito. Ito yun guys, sa cook. Ito. Ito yan. Cook. Sprite. So wala ko nahanap na Royal. Diba, ito yung cook. Ang bintahan din namin nito guys, ganun din sa RC. 145. Oh, so lumalabas din na sa isang-isa. Pag ibenta nyo ng 10, di karamihan kasi dito bintahan sa labas 10. May 4 na piso na kayo. So kailangan nyo lang mag-deposit. Sa mismo kasi guys, ito, wala na kasi siyang case. Pero ang kaibahan lang nito guys, may expiration kasi ito. So kailangan, pagbago ka lang sa iyong tindahan, ito, may expired to kung kailan. Kailangan lang, pag bumili ka nito, tanungin mo yung nagbibinta. Okay, titingnan mo kung kailan yung expiration nito. Kasi may nakalagay dyan dito sa loob eh, kung kailan mag-expired. So, limitado lang yung panahon niya. Pero wala kang kailangan na case nito. Ito namang maliit, di ko alam kung nag-expired to. Pero kailangan mo mag-deposit. So, nasa sayo na yun guys. Ito sa akin, ano ko inal naman, rekomenda. Kung ano yung gusto nyo na inegosyo sa mga soft drinks, okay lang yon. Ito yung tinatawag na RC Big guys. Ang flavor din nito, tatlo. Yung RC na ganito, fruit soda. So ito guys, ang bigaya namin nito pag retail price, ano siya? 235. So pag 235 guys, ang bawat isa nito, pag sakaling ganito rin yung bili nyo, ay lumalabas 19 yung isa. So pwede nyo ito ibenta na ano, 25. So meron na kayong magkano? 6 pesos. Laman naman nito guys, 12. So ang gagawin nyo nito guys, pwede kayong kumuha na nito na kalahati. Kaya ganito na lemon, o kaya ganito na RC, o kaya guys, itong fruit soda. So mamili lang kayo kung ano yung mabintang produkto o in demand sa inyong lugar, yun ang unahin nyo muna. Bali, kalahati lang. O, ibig sabihin, 12 ang laman nun, di 6-6. So, ganun lang muna yan sa pag-start. Kasi hindi pa naman kayo malakas. Pag malakas na, pwede na kayong kumuha ng ano, ng isang case. O, isang case na fruit soda, isang case na lemon, tsaka yung RC na ganito. So, ang deposit nito guys, pag wala kayong bote sa isang case na shell, sa RC Big ay 100. So kailangan gumastos muna kayo ng 100 para magkaroon kayo ng shell. Ang deposit naman nun sa malaki, yung ganito guys, ano ba, wala silang bote dala, siyempre didepositohan nito. Ang deposit nito ay 4 pesos. So pag sa maliit naman guys, ito, sa RC na maliit o kaya sa 8 ounce na maliit, katulad nito, 8 ounce. Sa coke naman, ang tawag nito, mga 8 ounce.
Ang deposit niyan, 100, ay 100, 2 piso, mali na to, mali ako. Ang isang case niyan guys, deposit, nito, 90, bali 24 yan, kasama na ito, yung case niya, shell. So, ganun ang ano, deposit. Tapos, guys, sa RCB, kung anong meron ng RC, meron din ang cook. Sa cook naman, ang tinatawag nila ay kasalo. So, ang kasalo guys, ganito. Isang Sprite, isang Royal. Tsaka, isang Royal, yung ganito. Tsaka isang ganito. Yung kasalo. So, ang bigayan din namin nito guys, kung magkano yung sa RC, bigayan namin, ganun din sa kasalo. Kasi ang bigayan namin sa RC, big 235. Cook naman, kasalo, ganun din 235. So, parehas lang sila ng presyo. Magkaiba lang ang lasa. So, ang gagawin nyo, pwede naman kayong bumili nito ng kalahati din. Mamimili lang kayo kung ano yung gusto nyo ibenta na mabili sa lugar nyo. Halimbawa, kalahating ganito. Saka yung kalahating ganito. O kaya, yung Royal, ito naman sa RC Fruit Soda. So, kayo na bahalang maghati kung ano yung produktong gusto nyo na mabenta sa lugar nyo. Tapos, ang deposit din nun guys, sa isang case na ganito, ganun din, 100. So, kung ano yung sa RC, saka sa Coke, ganun din ang deposit doon, 100. Tapos yung sa deposit ng bawat ganito, ganun din, 4 pesos. Kung ano meron sa Coke, meron din sa RC. Ang presyo, parehas din. Ang bigayan namin sa retail. Magtayo kayo ng mga negosyong butihan, lalo na sa inyong sari-sari store na hindi pa kayo nakapag- isip kung anong idea na bibili yung soft drink. Ang unahin nyo lang guys talaga, yung ano yung mabenta sa lugar nyo, mag-survey muna kayo. Tapos maghanap kayo ng supplier na mura para doon yung mabasi kung magkano yung kuha nyo, magkano yung ibenta nyo, at saka magkano yung tutubuin nyo. Kasi ito namang soft drinks pagdating talaga guys sa summer, lalo na ngayon sa summer. So ano talaga yan, mabenta. Maski dito sa amin, mabenta ang soft drinks, lalo na yung kasalo, tapos Royal, tsaka Sprite. Meron kaming RC na pwedeng maisabay sa mga walang Coca-Cola product. Kasi kailangan marami kayong stock para yung mga customer nyo maraming pagpipilian. Kaya yun ang may advice ko sa inyo sa inyong mga sari-sari store na hindi pa kayo nagpag-start. Kung nakapag-start naman kayo, so depende yan sa inyo kung paano diskarte nyo. Kailangan sa isang negosyo, kailangan magaling kayo dumiskarte. Tapos magaling yung PR nyo, tapos kailangan may puhunan kayo, at saka dapat ang pwesto nyo, ano talaga, yung mataong lugar. Kumbaga, mahirap naman kasi magtinda tayo na sari-sari store na hindi masyado matao, tapos marami pa tayong mga kompetensya. So, pag-isipan nyo rin. Kasi minsan, gaya-gaya lang tayo kasi nagtayo yung kapitbahay natin ng maliit na sari-sari store. Gaya hindi natin. Pero depende yan. Pwede kayong magtayo ng sari-sari store. Tapos samahan nyo na rin ng halimbawa, Pisonet. Karamihan naman kasi sa sari-sari store natin, di ba minsan yung bintana natin, ginagawa nating tindahan yan. Tama yan. Kasi minsan, hindi ka napupunta doon sa lalabas ka pa, kung may malapit naman. Tapos ang presyo, magkasing presyo lang naman. Ang importante yung makuhaan kayo ng supplier, tsaka mas mura. So, sana may naibahagi ako sa inyo dagdag kaalaman. At saka ito pa guys, thank you sa lahat ng aking subscribers, supporters na nagtumatangkilik sa aking vlog. At thank you sa inyo lahat. At meron akong guys, kung gusto nyo sumali sa aking channel, pwede kayong magpa-member guys. May join button ako doon. So, para support nyo rin sa akin. Yun naman guys, may kunting bayad. Pero yung nilagay ko doon guys, yun, pinakamababa na yun. Bali, 25 pesos. So,
parang hindi paabot ng piso-piso araw-araw. So, yan lang yung maibahagi ko sa inyo, guys. Ang inilingkod si Papa Rix. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye!